kailangan ng ipahintyaga at mabuting payo ng mga eksperto sa batas. Tingnan natin ang karanasan ng ilang kababayan sa Espanya. Halos 9 na taon na sa Barcelona ang Batanggenyong si Edelson Bagti, 30 anyos. Dati siyang guro sa Pilipinas na nangarap ng mas magandang buhay para sa pamilya. Sa tulong ng mga kamag-anak sa Espanya, legal siyang nakapunta sa Barcelona. May nag-sponsor agad at ginastusan siya ng 4,500 euros. Napakahirap din ang pag-a-apply ng pasaporte at ng nasyonalidad dito sa Barcelona. Dahil maraming hinihingi kapag hindi pa legalized sa Spanish Embassy, sa DFA, sa Malacanang, pinababalik ang mga papeles. Dapat talaga kumpleto at ang mga perma dapat talaga kumpleto. Napakahirap din dahil una, magbabayad ka din for the financial ng dapat bayadan sa mga expenses. Kung wala kang trabaho, hindi ka rin basta-basta makapagbayad ng mga pasaporte at ng DNI, lalo na kung wala kang trabaho. Pinulong niya mahabang oras ng trabaho at pinadala pa siya sa malayong lugar sa Espanya. Pero nag-usatiyaga at pag-aaral ng wikang Espanyol na isa sa kailangan upang masungki ang nasyonalidad. Dating ko dito sa Barcelona, naging mahirap din sa akin ang magkaroon ng papel dahil malayo yung napadpad ko sa aking pamilya. Napunta ko sa Girona, kung saan labas ng Barcelona. Doon ako nagkaroon ng papel at inayos yun ko sa pagsisikap ko. First na nagtrabaho ako sa Barcelona, unang-una kong trabaho sa restaurante ako, ipinasok, pumasok bilang isang waiter. At naging kusinero na rin ako, almost pagkatapos ng pagiging servisyo ko sa mga tao. Ayon kay Bagting, hindi mahirap noon mag-apply, ngunit ngayon ay dadaan ka sa butas ng karayo. Pabago-bago ang batas at inabot siya ng 7 taon bago nabigyan ng Spanish citizenship na pinaka-aasam. Ngayon, nag-i-enjoy muna siya sa Barcelona habang nag-aaral ang anak na ngayon ay kasama na niya. Documented ang Pangasinensing si Annalisa Avillano. Dumating siya sa Barcelona noong June 2010. Nang mawala ng trabaho sa Dubai, tinarget niya na makarating sa Espanya sa tulong ng kaibigan at saka sinalo naman siya ng kamag-anak. Mahirap daw ang buhay na walang papel, TNT o tago ng tago. Palaging paranoid at takot makakita ng pulis. Once pala nahuli ako eh, kasi nung unang amo ko, pupunta kami sa Puera kasi vacation na ng mga bata. Tapos pagbaba namin ng bus, meron ng dalawang pulis na kasibilyan. Dalawa kami nung kasama ko. Habi naghahanap na ng legal papers, eh wala naman akong maipakita kasi nga wala. Hindi namin alam kung ano yung sasagot namin. Ayun, wala na kaming ganun nagawa kasi nakay na nga kami sa kotse. Dinala kami sa presinto ng San Feliu. Sobrang takot na takot kami para kaming kriminal na nagpi-fingerprint. Grabe, nakakatakot. Swerte naman namin kasi yung amo namin may kakilalang pulis sa loob. Yun. So hindi na kami nagtaga nung pagkatapos ng fingerprint namin, pinapura na kaming ilabas nung kakilala ng amo ko. Tinanggap niya na matagal niyang di makikita ang pamilya sa Pilipinas at nilunok ang pride. Nung wala akong papers kasi parang kung aawayin ka, parang wala kang magawa eh. Tapos parang stop ka na lang kung sinusungitan ka sa bus, sa train. Hindi ka makapag-react kasi baka iniisip mo, baka may mag-check, wala naman akong papers, talo pa rin ako. Sobrang hirap talaga, as in, iiyak ka na lang sa gabi kung namimiss mo sila at gusto mong umuwi. Hindi naman pwede kasi naka-mindset na yun sa akin eh. 3 years, more than 3 years, na hindi ako makaka-uwi. Sige lang, kasi at the end, may naghihintay naman na kapalit yung paghihirap mo. Ngunit alam din ni Avillano na kahit mag-TNT siya sa Espanya, madaling makakuha
residents permit sa bansang ito. Pagkaraan pa lamang ng halos 4 na taon, naayos niya ang kanyang papeles at nakakuha ng residence permit. Pakiramdam niya para siyang ibon na malayang nakakalipad. God is great kasi November 12 naipasa namin, November 25 nandun na sa internet na favorably na. So sabi ko sobrang saya ko, tapos binalita ko agad sa amo ko. Pinabalak ngayon ni Villano na kunin na ang asawa sa Saudi Arabia at anak sa Pilipinas. At pagkakalaon ay mag-a-apply na rin ng nasyonalidad. Mahirap ang pinagdaanan niya, kaya payo niya. Sa mga kababayan ko na wala pang papers na nandito na sa Barcelona, wag kayong basta-basta susuko. Sa umpisa talagang mahirap yon. Ako nga doon, iyak ako ng iyak na sa gabi. Sabi ko uwi na ako pero kinaya ko. Tiis-tiis lang, ganun talaga yung buhay. Sa una lang mahirap, pero pag nasanay na kayo, hindi na kayo mahihirapan. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Ganito rin ang payo ng founder ng AFIMA, Asosasyon